Ako'y naging apprentice sa edad ko na 11 siya. Sumapa ako sa isang barko na wala akong kaalam-alam. Tanging dalalaman sa eskwela ang laman ng aking utak. Di ko alam na ang trabaho pala dito ay hinayupa. Sa araw-araw na gawain na para bang parusa. Wash paint, titik, kalawang at pamimintura. Pagbabaday yung sa bodega, paglalatag ng trapal. Paglalagay ng lashing nasa kalyo ko'y nagpapakapal. And every time na duty ko, ako ang nagtitimot. Kailangan laging presence of penalty pro, walang nagkatukon. At pag ako ang lookout, ako matatay na ng barko. Kailangan kong i-record mga makikita at maririnig ko. And every 2 hours ay maglalagay ng observation, variation, deviation, and also wind direction. Galingan mo lang ang pagtimon, kailangan ikay observer. At para di ka masabon ang naka-shooting officer. Marami ang may di alam kung gano'n ba kahirap ang buhay ng pag-iisip na dati kong pinapangarap. Ngayon at nandirito ng takina nilalasap. Ako'y nakapagsabi ng nako, napakasaklap. Sa bawat pawis at dugo na aking inaalay, kahit pa isang pa ako na ay nasa hukay. At aking tinitiis, malayo man ako sa aking pamilya, dahil lahat na to ay para sa kanila. Di ko malimutan mga trahedya na naranasan nung may kasalubong kaming bagyo at aming kinalaban. Sinagupan namin ang tindi at ang laki ng alon, hanggang sa mutik na kami malulutuluyan ng malamon. Lahat na kami nakalagjakit, nagdarasal na tahimik, kasi ang aming makina ay malapit ng tumirik. Pag namatay ang aming makina, kami lagot na. Buti na lamang at kami ay may nakitang isla. Kami tumago at pinahupa muna ang bagyo, kaso kami tanggilit kasi may buta sa aming barko. Kaya tumawag kami ng diver at agad pinasisin, habang ang barko namin ay patuloy pa rin sa pagtagilid. Lahat ng kamalasan yun kami ay nakatakas. Iyan ay dahil sa malakas kami sa taas. Salamat sa Panginoon na sa amin ay nagligtas, at siyang gumagabay sa tinatahak naming landas. Marami ang hindi alam kung gaano ba kahirap ang buhay ng pag-iisip na dati kong pinapangarap. Ngayon at nandirito ng takina nilalasap, ako'y nakapagsabi ng nako, napakasaklap. Sa bawat pawis at dugo na aking inaalay, kahit pa isang pa ako na ay nasa hukay. At aking tinitiis, malayo man ako sa aking pamilya, dahil lahat ng to ay para sa kanila. Ngayon ako ay nandirito, tinatahak ko na kahit gaano pa kahirap aking kinakaya. Mga trabaho mabigat, baliwala na sa akin, kasi halos araw-araw ito aking gawain. Ang akala ng iba pagsiman ka ikay sagana, ang di nila alam sa likod nito ay pagdurusa. Pangungulila sa pamilya, pangangamba at pagtitiis, na ang tanging puhunan ko ay ang aking dugo at pawis. Hindi makatulog na maayos, nagiligaliw ang aking utak. Tinatanong ang sarili kung bakit ko ba to tinahak. Ang trabahong ganito, ba't ba to napili ko? Siguro'y dahil nga sa pera, kaya ako ay nagsasakripisyo para mayamon sa kahirapan ng aking pamilya. Tinitiis ko lahat ng hirap dahil mahal ko sila. Sana ng mga pangarap ko'y aking makamta, na balang araw, siyo nga sa'y maging kapitan. Marami ang may di alam kung gaano ba kahirap ang buhay ng pag-iisip na dati kong pinapangarap. Ngayon at nandirito ng takina nilalasap, ako'y nakapagsabi ng nako, napakasaklap. Sa bawat pawis at dugo.